So, yun yung unang inaanap natin. Inaanap natin yung T rise. So, okay, let's proceed. What if, kung inaanap naman is the maximum I? So, let us solve for the maximum I. Same story. Same moment, di ba? So, nasolve natin ang time rise. 65, nung umito ang object sa taas. Problem naman natin is Y max. Anong kinematic equation ang gagamitin ko? Anong kinematic equation gagamitin sa paghanap ng Y max? Tandaan nyo lagi yan. Huwag kakalimutan. Number? Second order. Number 3. Pwede rin ang number 2, pero priority na natin number 3. Solving for the maximum height. Use negative sign for G dahil nga packet pa yan. Yung ginamit ko. Diba? So makakancel lang BOI square kasi 0 naman. Ang BOI square natin, yung final velocity kasi 0 naman yan. Diba? So yung Y magiging Y max. And then transposition lang ng konti. Ayan na siya. Yun yung formula natin kanina sa pre-call. Ang kaibahan nga lang ang BOI is BO sin theta. And direct substitution, ayun na yung derived formula natin. 2.048 meters ang naunang nahanap natin. Kung gagamitin naman ang kinematic equation number 2, parehas lang ang makukuha natin. Okay, eto na siya. Tingnan nyo ha. Makita ang object. Yan. Zero dyan. Eto na yung bago nating initial velocity sa pagbaba. Yan. Bababa uli yan. Magkakaroon tayo ng yan. BF. Final velocity. Equal lang yan sa 15. Pero hindi mo na natin assume. Kailangan mahanap yan eh. So may beta. Hanapin din yung beta. Yung angle ng beta, equal lang sa theta yan. Hanapin ang BFX. Ang BFX, pagkasabi ko kanina, equal lang sa BOX yan. At any point naman, equal din. Ang BFY, equal lang sa BOY. Equal-equal lang yan. Magkabilang dulo. Kung ano yung in-apply mo, yun din ang babalik sa'yo. Kung anong itinalim mo, yun din ang aaliin mo. Ganyan lang yan. E, follow? Nung naluing kablas, yapin muna maling ablas. Okay? Mga sa aking Kapampangan. So we have now the new final velocity. Solving for the beta, BFY, BFX, and BF. So yung BFX, alam na natin. So ang muna natin kakalkulayin dyan ay yung BFY. Ganyan lang yan. Since downward, gagamitin kong sign is positive. Tama? At yan yan. Zero yung BY natin. Ayun o. So BFY. So, masasolve ang BFY, square root of 2GY lang yan. Parang yung kanina, yung theoretical velocity, pag naanap mo ang BFY, makikita mo, yun din. 6.339 meter per second pa rin. Kung ano yung BOY mo kanina, yun pa rin yun. Pag naanap mo ang BFY at alam mo na ang BFX dahil equal lang naman sa BOX, pwede mo nang hanapin ang B. Horizontal motion, take note, A is equal to 0. Lagi yan. Hindi nababago yan. Ayan. So, BOX is BFX. Pwede mo lang solve ang BF. Kapag nasolve mo ang BF, pwede mo lang mahanap ang beta. And you will see that same lang, 25 degrees. Kuha ba natin? Magta-try go ka lang. Ayan. Opposite over adjacent. So, inuli yung object natin, no? Gawin ko uli. So ngayon naman, dahil given na yung tanong yan, nasolve natin yung mga yan, solve natin ang time down at saka tipon. Solving for time down, gagamitin ko yung kinematic equation number 1 uli. Yung nga lang, magiging ganito na yan. Ang BY is magiging BFY. Ang BOY is magiging BY. And then yung T magiging time down.
Eh, ang BY natin, 0. Eh, di ganyan na lang yan. So, dividing both equation by G, eh, di ganyan yan. Ano ba ang BFY? BFY is also BOY. Tama? So, we can do it. BOY over G. But BOY over G is also yan. 165 seconds. Diba ang BOY over G ay yun din yung ano, BOY over G lang ano, matawag doon, yung T-rise. Ayun yung computation, no? Kasi ang BFY mo, equal lang doon eh, sa 6.39. Eh, di para lang makukuha natin na timeless at saka T down. Dinahalap na yung T-fold. And yung total time, 1.30 seconds. Kuha ba natin? Kuha ba? So, palalimin pa natin. Ayan. Ayan yung object natin. Hanggang sa patuloy na bumalik yan sa floor. Sa pinanggaling, sa another portion. So range, acceleration is zero. So di, kung acceleration is zero, yung portion na nandito, cancel na yan. Tama? So ito na lang matitira. Kaya lang, yung BOX mo at any point, equal lang. Kung inaanap mo yung range, ano ba yung time na nakarating dito yung object? Yan yung time fall. Kung inaanap mo yung range, i-multiply mo lang yung velocity sa time fall. Halimbawa, dito yung inaanap mo. Ano yung time na nakarating dito? I-multiply mo lang sa initial velocity. Malalaman mo yung distance na yan. Yung x na yan. Eh dito, malalaman mo yung distance na yan kapag multiply mo yung time dito sa velocity. Kung dito na may inaanap mo yung time dito, nung nasa gitna na siya, multiply mo lang sa velocity, then you will determine the range. Ito yan. So yung maximum range, ito. Maximum range sa kayang abutin ng object is this one, 17.67 meters. Paano naman yung gitna? Nung nakapunta doon is, di ba, 1.3 seconds, eh dito 0.65 lang. Nung nandito na siya, ano yung mid-range? So ito yung computation, pakita ko ulit. Importante ito sa ibang mga subjects, sa major subject ng civil engineering. Ayun yung mid-range. Ano lang yung connected dito? Yung time rise. Diba, ano yung time rise natin? Diba po 65 seconds lang yun? Yan. Ang BOSine theta natin is 13.595. Yun yung BOX natin. Yung mid-range natin is 8.837 meters. Simple as that. At any point, malolocate mo yan. Now, look at it. Nga ba, di ba, no? Kaya talaga nag-aaral. Kasi inintindi mo talaga maigi yung konsepto, hindi yung tinitingnan mo lang yung formula and then nagbabaka sakali ka lang by substitution para maalap mo yung solution sa problem. Tapos, di mo lang totoong naintindihan. Hindi ganon. Dapat alam mo rin yung behavior ng object, yung pagkilos niya. Naiintindihan mo talaga yung concept. And that makes you really understand what you are studying. Ano ba yung point B na yan? Lagay ako ng point. Gusto kong malaman yung mga yan. Hello? Yung B1 natin, yung angle beta, yung B1S at saka B1Y. E alam naman natin na yung B1X, ito, equal lang dito. So ibig sabihin, hindi na problema to. Alam na natin na equal lang yung dalawang yan eh. So ito lang ang muna natin hahanapin. Yun muna. Pag hinahanap yan, inyong concept, always remember this. Inyong BO is greater than B1 and greater than B.
BOY is greater than B1Y is greater than BY, and then BOX is only equal at any point. And so hanapin natin ngayon ang B1Y. Kamukha lang ng concept kanila. Hanapin mo muna ang B1Y, and then pag nahanap mo yon, mahanap mo na yung B1 by the mean vector formula. Yung B1 is equal to the square root of B1X. Ito yun, no? Para pagpatuloy ninyo. Ang B1, gusto nyong mahanap, ito yung formula. B1X and square plus B1Y and then square. Tinalaman na ninyo yun. Ito naman, mahanap nyo by using the kinematic equation. Okay? Alin velocity at time? After 1 second ito, anak eh. After 1 second. So after 1 second, kaya nilagay kong after na B1. After one second ba? O say, sabi na natin, 0.65 lang pala yung pag-akyat. So let's say 0.30 seconds. After 0.30 seconds, alin velocity natin? Yun ang B1. Mahanap yan. Mahanap mo yung B1Y, gusto na hanapin mo yung B1, then mahanap mo yung angle B. Kompleto na. At any point, ganyan lang. And then sa pagbaba, ganun din, kamukha lang ng konsepto sa pre-call. Question so far? Wala ba kayong gustong itanong? Okay, let's have a short meeting.